zone, no parte na lang. Wala, pinalaman ka sira. Ang inano ko sa'yo, yung mga yung traffic violation na nagawa mo. Sa nakikita natin, kakaso lang dito yung sasakyan pa parallel. Pero pag paganyan po, pag perpendicular, aabutin po yung bangketa. So yung mga puro, ticket na lang po ito, lumabas naman na yung mga driver. At yung isa yata si Doc. Puro may inaabutan tayo dito, dalawang sasakyan, inaabot na kasi yung gutter, yung bangketa. So sa nakikita natin, kakaso lang dito yung sasakyan pa parallel, pero pag paganyan po, pag perpendicular, aabutin po yung bangketa. So yung mga puro, ticket na lang po ito, lumabas naman na yung mga driver. At yung isa yata si Doc. Pala ito, medical love and lying in. Lying in, di ba, pang paanakan? Hindi ako nagkakamali. Okay, mga puro, nakausap na ni Officer Francisco yung mga driver. So, titikita na lang po ito. Tayo sa harapan. Dangay Kapuay Lane. Maraming kainan dito. Ayan, nakita niyo mga motorsiklo lahat nasa kalsada. Close van dito, walang driver.
pagdating dito. Ayan, SUV, puti. Mga motor, kaya lagi traffic po dito. Dami kasi kainan dito. Ito, Innova, unattended, Toyota Vios, black. Dami nakapark. Siksik yung sakit. Nandun na sa gutter. Pag hindi pa dumadating yung tip, makita niyo yung itsura. Buti hindi dito naki-clearing ng MMDA. Kasi yung mga kainan dito, yung iba, ginamit na yung bangketa para sa kanilang ano, para kainan. Pero meron naman, marami rin na musunod, musunod sa tama. Ito mga puro, kakatikitan na po dito yung mga motorsiklo. Patagal ng patagal po kasi dito, nagiging normal na yung mga motorsiklo nagpapark dito sa kalsada. Ang alam ko, meron dito viral na kainan eh. Kaya medyo ano eh, marami talaga nagpa-park, kumakain. Usually mga rider, mga naka-motorsiklo. Tapos si ganyo, may lapesa dun sa, ano, sa pangketa. Buti na lang, hindi nadadaanan ng ano to, clearing ng MMDA. Yung, pati sa obstruction ng mga ganyan, mga encroachment. Alright, sino tayo dito mga puro sa may bandang dulo. Eh ako tulad niya, no? Restaurant na, no? Bangketa. Bangketa restaurant. Eh, ang nakakasakop po kasi pag ganyan is, ano, depots. Kaya wala tayong magagawa po dyan. Or ano lang tayo sa mga vehicle. Motorsiklo, sasakyan, kotse, ganyan. Ay, mga puro, isang SUV. Ano, this is a Mitsubishi na pickup. Alright, pinasinahan na po. Winangwangan at ngayon oorasan.
Hindi, ngayon naman po, dumating naman po, sir. Apo, kanina pa po, sir. May video naman kanina. Kanina pa po pala binidyo ng mga kasama namin. Alright mga puro, mukhang wala magpapatigil dito. Ang problema po kasi is kalsada tas bangketa pa. Ayun ang problema. Pero kung magpapatikit na lang, patikit na lang sina boss. Alright, yan mga puro, cooperate na lang si bossing at pinaka the best na yun na tikit na lang. At least hindi na siya matotoo. At chinek naman doon sa oras kaka 5 minutes pa lang. So tikit na lang po ito. Alright, yan mga puro, dito po sa Quezon City. Pagka po kayo na-commit ng violation, hindi po confiscated ang driver's license. At you can settle it for 10 working days. Ah, hindi yata working, 10 days. Tapos, within the 10 days, pwede nyo i-settle through online, GCash, Land Bank, Paymaya. At pag hindi nyo po na-settle yan within 10 days, ay ipo-forward na po yan sa LTO. So, regardless kung na-settle nyo on time or not, may demerit points na po yan na magre-reflect dun yun sa lisensya nyo. Alright, so yung mga puro, kasama na dito Officer Di Guzman, Officer Batillo, Officer Tandingan, Officer Bondok, Officer Padre. Alright, tuloy-tuloy lang po tayo. Let's go guys, puro pagkaman. Alright mga puro, rumadyo ang ropa at kailangan ng isang tow truck dito sa may bungad. So dito po yun sa likod ng Walter Mart. At mukhang meron dito ng kailangang ilahin. Puro sama na dito sa Francisco. Sa inyo ito, sir. Ako po. Sir, kung ako ito mo parking. Meron naman tayo parking area doon ngayon, sir. Actually, dumaan na kami kanina rito. Ayun, tinamakada yan. Lahat ng poste may nakalagay. Two away zone. No parking. Wala, pinalaman ka, sir, ha? Panginano ko sa iyo, yung mga yung traffic violation na nagawa mo. Kumana kami rito sir, bumalik lang ako dito. Puro tulad ng sabi natin kanina, no, bumalik na tayo dito, nadaanan na to eh. Tapos ang dami pong signage dito, no parking, two-way zone, no boy lane po.
Kundangay. Confirm ako puro dito sa Dangay. Ang nakakuha lang natin talaga is motorsiklo, kundi ako nagkakamali. Ay, ikot na natin eh. Ano na naman mga nakakamali? Oo nga. Sabi ko nga eh, bossing eh. Parang nadaanan na natin kanina to eh. Ito mga... tayo, nagpaniobra lang tayo eh. Tapos pagbalik natin, nandun na ulit kagad. Mga puro, kasama na dito ang ating... Officer Francisco na kalmado as always. Happy New Year, Bossing. Bossing, mga subscriber mo pa. Ayan, Bossing, kapasa naman yung kinakandak natin clearing operation today. Ito complaint nito, yung follow-up operation lang naman ito dun sa complaint natin sa 888 at saka yung mga natatanggap natin complaint sa opisina. At saka sa mabuhay din si Dangay. Kaya kung makikita mo halos lahat ng poster mga signage magtataka ko kung may mga ratings pang ganito. Tataka ko bakit dito nila pinipilit na ipapang titulo para siguro dali sila makaalis o kaya lang ma-obstruct sa mga ibang motorista pansarili lang ang nangyayari. Parang ganun na nga makikita mo naman mayroon naman mga pay parking na dapat sana doon sila gari mo nang sila na madidulit doon sa parking. Ulan nito natin. Alright. Thank you so much, Officer Francisco. Happy New Year, Bossing. Kalmado, kalmado. Ayan, mga puro, na-explain na ni Officer Francisco. Kararaan lang natin dito. Bumalik na tayo lahat. Ayan, may mga motorsiklo pa dito. Ayan, mga nahuli rin, mga nakapark. Ang dami, ulit agad. So, hindi ko alam kung iba tong sasakyan na to kasi may nadaanan tayo kanina dito na pinaalis na lang gawa ng may driver naman. Pero ngayon kasi ito naabutan natin, unattended. At the same time, ayan nga, naurasan na to 5 minutes. Wala na tayong magawa. Sabi natin niya, Sir Ransay, good morning sir. 7 days ito pa, saludin mga boss. Alright, tuloy lang po tayo mga puro. Kundi ako nagkakamali, diretso natin ay West Avenue. Let's go guys. Kaya nga eh. Kundi thank you so much, thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala ako sa papapauso, thank you so much. God bless you. Purong-purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.